You and her holding hands? We were in taxi. She was crying. She was worried because I was carrying her. Sandali lang. University, and she was worried. Nagigigil ako eh. And stressed. And I say, don't worry. Everything will be okay. You will pass the exam. And you will take your license. I didn't know by purpose she photo it. Nakagigil! I am dressed. She's slowly photoing me. By purpose, I am sitting. What kind of dress were you wearing at dress, that time? Dress, I can't talk. It's in our religion, not... Listen, okay guys, nanggigigil kasi ako din sa pinapanood ko eh. Itong kay Rapi Tool po in action. Helper siya na may malasakit sa kanya yung Russian. Tulungan siya ng Russian. Pero, iba yung pagkaka-interpret niya eh. Ang tingin niya, may gusto sa kanya. At inabuso pa niya na inabuso kung ano yung mga pagagawa niya sa loob ng bahay at kung sa kanya at sa ano, parang feeling niya talaga parang sila pero hindi naman, mabait lang talaga yung Russian. So, nakakagigil no? Bali yun. Be talking in open dresses in my house, what I will wear in my house. You're allowed to dress anything what I want. Oh guys, isa lang to sa mga pinapanood ko, no? Idol na idol ko si Idol Rapi Tool po. Talagang kapag ako yung naka-break sa after ng work, parang sa kabina, isa lang talaga yung pinapanood ko. Malimit akong manood ng Rapi Tool po in action. Sa katunayan, minsan pati nga yung partner ko, hindi ko na-chat-chat. Nunood ako nito eh. Masarap siyang panoorin, no? Masarap siyang panoorin. Tsaka, itong si Idol Rapi talagang sikat na talaga to. Alam ko, nasa $1 million na kinikita si YouTube. Sabi-sabi, although hindi naman niya kinukonfirm, ayan na natin yon. Pero sa akin lang, talagang sikat na talaga siya. At maganda yung Rapi Tool in action. Kasi talagang marami siyang natutulungan at marami siyang na bibigyan ng solusyon, na lulutas na problema. So, bakit nga ba siya sumikat ng ganito, no? Bakit nga ba patok na patok ang Rapi Tool po, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa mga OFW na katulad namin. Marino man o Landes, sikat na sikat siya. Talagang maraming nanonood sa kanya. So, ano nga ba ang sikreto ni Sir Rapi Tool po? Yan, talakayin natin yan, ha? Oh, nawala. Oh, taga lang Sir Rapi, ha? Babalikan ka na dyan. Mag-YouTube muna ako. Gago! Ano, kung mapapansin nyo, yung Rapi Tool po in action, no? Yung pag pinanood mo siya, kung mapapansin mo yung lahat ng tinutulungan niya, lahat ng topic na ginagawa niya, parang series, no? Parang teleserye na talagang aabangan mo rin talaga eh, no? Pag nanonood ka ng teleserye sa TV. Ganun din yung style lang ano niya, talagang may part 1, part 2, pag medyo mahaba, part 3, pag talagang ano, part 4. So, parang yung tao, parang kami, ako, kasama na ako doon, parang natatakam ako na, teka mo na, ano ba yung susunod na mangyayari? So, talagang papanoorin ko talaga, talagang aabangan ko talaga yung next episode. So, ganun siguro nangyari sa impact nito sa mga manonood, no? Hindi lang sa akin. Kaya palaging ang daming nanonood sa kanya. Kung mapapansin nyo, ang viewers niya nasa mga 600, 1 million, 2 million, 3 million, 500,000. Ganon naglalaro yung viewers niya. So, sobrang daming nanonood sa kanya. Talagang pinapanood talaga siya ng maraming Pilipino. Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa abroad. Pangalawang napansin ko sa kanya, mismo, Rapi Tool po, di ba? Parang tatay na yung tingin sa kanya eh. Parang talaga naging sumbungan na siya ng bayan. Talagang lahat ng may problema, pag may ano, uso nang nasa isip nila, first instinct na pupasa sa isip nila, yung pumunta kay Tulpo. Advance ako mag-isip. Magsumbong. Ganun na kalaki ang impact niya sa mga tao, sa mga Pilipino. Ganun kalakas ang dating niya sa mga Pilipino, no? Kaya talagang stable na stable si Sir Rapi, idol na idol si Sir Rapi ng buong masang Pilipino.
saan man saman sa mundo, di lang sa Pilipinas. So parang tatay na yung tingin sa kanya, tatay, barangay captain o sandigan na pwede lang sandigan sa oras na pangailangan. Yung pangatlong napansin ko, talagang magaling yung editor niya, no? Tsaka magaling yung staff niya kasi na-emphasize mabuti yung kung mayroong mang problema, yung emosyon ng mga tao, ng taong bayan na nagrereklamo, nakukuha yun sa video, nakikita at na-elaborate mabuti. Kaya magaling yung editor niya at magaling yung staff niya, magaling silang nakukuha talaga na lahat nila ng eksena. Tapos tapos ang maganda pa roon, ni napakita na yung problema, susunyunan naman ni Idol Rappy. Sa pamamagitan ng minsan nagbibigay siya ng pangkabuhayan, sa trabaho na ibabag sa ano. Nasusolusyunan niya. Kaya lalo siyang tinatangkilik ng mga tao dahil talagang halos lahat ng nagsusumbong sa kanya ay nasusolusyunan niya yung problema. Okay, sa nakikita ko ngayon, no, talagang malaki pa ang potential ni Idol Rappy. Tutuloy-tuloy pa sa tingin ko talaga. Patok na patok ngayon sa bansa. Kano man yung nakukuha niya sa YouTube, deserving niya yun sa dami na natutulungan niya at di naman lahat yun ay napupunta sa kanya. Yung iba doon, kumbaga, meron naman siyang tinatawag na production staff. Oh, hindi niya, pag sinabing gano'n lang sahon, hindi niya lahat sa kanya mapupunta yon, kundi hahati-hatiin yan, bibigyan-bigyan yan. So, ilang part lang din ang mapupunta sa kanya. Ganda yung mission niya. Kumbaga, marami siyang natutulungan tao. Sana, gano'n din tayo. Marami rin tayo sa mga darating na taon. Eh. Makatulong din tayo ng marami, no? guys, hanggang dito na lang. Manonood muna ako ulit. Kasi naka-break lang ako, baka ano, naka-break lang ako eh. Tapusin ko muna itong pinapanood ko, ha? Yes, yes. In front of her. Naku po! She's the one, she's the...